Hello mga ka-Edscriber! Welcome back to my channel. Once again, this is Eds Gilliente Silcilio. And if it is your first time to visit my channel, don't forget to like, share, and subscribe. Also, don't forget the notification button para every time na magpo-post ako ng bagong video ay maaalala niyo ako. And today, gagawa na naman tayo ng panibagong vlog! And for today's video, itong video nito ay mag-share sa inyo ng limang klase ng tao na dapat nating laging kasama. So kung gusto mo malaman kung ano-anong klaseng tao ang dapat nating laging kasama, keep on watching. Five kinds of person na dapat lagi nating kasama. Number one, inspired. Sila yung mga tao na merong subject para gawin ng isang bagay everyday. Maaring ang kanilang pamilya, ang kanilang kaibigan, ang kanilang loved ones, maging ang kanilang pangarap o para sa ibang tao o maging sa kanilang sarili. Ginagawa nila yung mga bagay na yun kasi gusto nilang makapagpasaya ng ibang tao o gusto nilang makatulong o gusto nilang maging kabahagi ng buhay ng mga taong kanilang ginagawang inspirasyon. It's very important na sa lahat ng ginagawa natin everyday, we are inspired. Kasi kapag inspired tayo, di ba, we have positive mind, positive spirit na gawin yung bagay na yun. At meron tayong mga ngiti sa ating labi habang ginagawa natin kung ano man yung mga bagay na yun. Number two, motivated. Sila naman yung mga tao na there is adrenaline or spirit inside of them na gustong-gusto nilang gawin yung mga bagay na yun. It's either may gusto silang ma-accomplish, may gusto silang mapatunayan, or may gusto silang ma-achieve. That's why they are always motivated to do things. So, everyday, kung ano man yung task na ginagawa natin, it's very important that we are motivated. So, walang ibang tao, unang tao na mag-motivate sa atin, kundi ang ating mga sarili. Para ma-accomplish natin at magawa natin ng matagumpay ang isang bagay, kailangan we are motivated first in ourselves. Pag tayo naging motivated sa ating mga sarili, ma-absorb yun ang mga bagay na ginagawa natin. So, everything will be okay and everything will be beautiful. So, that is very important. Number three, open-minded. When we say open-minded, it is not about negativity because most of us, pag narinig natin salitang open-minded, akala natin about sa mga masasamang bagay, sa mga kapasawayan. But no, when we say open-minded, ito ay pagkakaroon ng malawak na pang-unawa. Whether it is positive or negative situation na pinagdadaanan natin, dapat we know how to see the brighter and positive side of the situation so that we will not become affected. So, ito man ay tao, pangyayari, sitwasyon o anumang bagay, dapat tayo ay merong open-minded that makita natin kung ano yung kagandahan pa rin ng nangyayari para magkaroon tayo ng resolution. Therefore, mare-resolve natin kung ano man yung problema na yun. Ito man ay nasa negatibong pangyayari o bagay o positibo. So, open-minded is very important. It will give you peace. Number 4, passionate. When we say passionate, sila naman yung mga tao na kahit nahihirapan, napapagod, nasasaktan, minsan hindi na-appreciate or gumagawa ng mga bagay na palagi na lang TY or thank you, but they never complain. Instead, they continue what they are doing. Why? Kasi masaya sila sa ginagawa nila. It is their passion. So, it's very important na samahan tayo ng mga tao o lagi natin dapat kasama yung mga taong passionate. Baka sabihin ninyo, eh paano naman, hindi naman ako passionate. Kahit samahan nila ako, hindi ako mahawaan ng passionate. Yes, we can say na hindi man tayo mahawaan ng passionate, but one thing na pwede nilang maitulong sa atin, yung kasipagan. Kasi kapag sila ay passionate at patuloy nilang ginagawa yung mga bagay na yun, diba, tayo, maa-adapt natin yun at lahat ng bagay po ay napag-aaralan at natututunan. At kapag nagawa natin yung mga bagay na yun, nakasanayan natin, masasabi natin na we are passionate na rin sa mga bagay na ginagawa natin. So, it's very important that we are always passionate. Number 5, the last but not the least, grateful. Grateful person. It's very important na kasanaman natin lagi yung mga grateful person. Bakit? Sila yung laging nagpapasalamat, even in the small things, di ba? Kahit sa maliit na sitwasyon, hindi magandang sitwasyon, they're always thankful. And if you are always grateful, di ba? Magkakaroon ka ng thankful heart, di ba? And sila yung mga tao na laging always look up to God. Masaya kahit ano yung mga bagay na meron sila. At hindi naghahanap ng mga bagay na wala sila. In short, sila yung mga taong kung
kontento. So, kapag tayo ay grateful, sabi nga ni Catriona Gray, if everyone will be grateful, di ba, negativity and posture will not grow. Di ba? Napakahalaga na lagi tayo nagpapasalamat, hindi tayo naghahangad ng mga bagay lagi o tumitingin sa mga bagay na wala tayo. So, kapag tayo ay natutong makontento, di ba, we can appreciate all things, even yung pinakamaliit na bagay na dumarating sa buhay mo. Matututunan mong pasalamatan. So, it's very important. Once again, the five kinds of person na dapat lagi natin kasama. Inspired, motivated, open-minded, passionate, and grateful. So, everyday sa buhay natin, iba't ibang tao ang ating nakakasalamuha. Yes, in this world, nobody's perfect. Maaaring hindi man natin makuha o ma-perfect yung five characteristic ng mga taong lagi natin kasama. But the most important thing is, meron tayong natutunan at una nating i-apply yun sa ating mga sarili. Kapag natutunan na natin na yun at na-apply natin sa ating mga sarili, that is the time na tayo naman ay magiging good influence sa ibang tao, na sila din ay matututo at may i-apply nila yung mga bagay na yun sa kanilang sarili. So, anuman yung ginagawa natin, anumang klaseng tao yung nakakasama natin everyday, o anumang pag-uugali yung meron tayo, the most important reminder na lagi nating tatandaan, tayo ay manatiling totoo at mabuting tao. So, yun ang pinaka-edge natin. Diba? Dapat tayo yung nagiging source ng good vibes, ng goodness, ng positivity, at hindi ng negativity o ng anumang uri ng kaguluhan. Whether in social media, in personal, sa work, sa family, o maging sa school, o sa iyong mga kaibigan, o sa lahat ng bagay na ginagawa mo, dapat ikaw ay patuloy na nagiging mabuting tao. So, I hope meron kayo natutunan for today's video. Patuloy nyo subaybayan ang ating Ed's Creation at tayo gagawa pa ng maraming video to encourage more people like you. Till next time, mga ka-Edscriber, thank you, I love you all, and God bless.